back in 2009, una namin binuksan yung first branch ng Zark's Burgers dito sa Taft Avenue. Pero before that, dream ko kasi talaga mag-open ng ano yun, restaurant. So, you start. It started with a vision muna. So, and then nagplano ko paano ko ma-achieve yung goal ko na yun. So, of course, hindi naman kami ganun kayaman. My dad passed away when I was 2. And single mom na lang, syempre, medyo mahirap. So, nagplano ko kung paano ko ma-achieve yun. So, I took up HRM. Nag-work ako dito sa local restaurants. And nag-work din ako sa cruise ship. Nag-OFW ako noon. And when I was 23, doon, I took the risk na sabi ko, sige, pwede na tong konting ipon. And then, doon, nag-risk ako. Inopen ko yung first branch ng Zarks dito sa TAC. Yung buti naman, nagustuhan kaagad ng tao yung ano, yung burgers namin. Yun, dahan-dahan namin pinalaki. Ngayon, dati, 20-seater lang, hole in a wall, sobrang liit. Ngayon, may 30, more than 30 branches. Yun, dahan-dahan lang namin pinalaki. Of course, sa tulong ng team namin. Ito talaga yung vision ko, yung dream ko. Simula pa ng bata ko. Ito lang. Yung inspiration ko dito is 8 to 10 years ago and before that pa, wala masyadong, kung gusto mo ng masarap at malaking burger, doon ka kakain sa mamahaling American resto, di ba? So, of course, that time, estudyante lang naman ako. Tapos, after that, nagtatrabaho, magkano lang din naman kinikita, hindi natin afford kumain doon. Pero mahilig ako sa burger. So, yun yung inspiration. Sabi ko, balang araw, I will build a burger concept that will cater kung ano ako. Simpleng nagtatrabaho, estudyante, eto lang kaya ko. Inisip ko magiging target namin is kung ano ako. So, yun doon nagsimula yung Zarks Burgers. I think sa legacy, masaya na ako sa ano eh. Maraming tumatang kilig ng produkto namin, marami kaming napapasaya ang tao. Pero more than that is yung nakapagbigay ako ng trabaho sa maraming tao. Nakatulong kami sa pamamagitan ng Zarks. Now we have almost 1,000 employees. So, yun lang sa ano, masaya na ako makatulong kami na makatulong at makapagpasaya ng mga tao. Yung maiiwan namin legacy is okay na kami doon, masaya na ako doon. Tips sa mga gustong nagnenegosyo, not only sa nagnenegosyo and I think in life in general, no? Of course, you have to have that vision. You have to have mentality. Ano ba talagang gusto mo sa sarili mo? Diba? You have to clear mo muna yun kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Tapos from there, you set a plan kung paano mo ma-achieve yun and then after that, execute. And of course, aside doon, continuous improvement pa rin eh. Kasi yung simple lang kasi yung principle ko eh, sa business, sa life in general, no? Una, maging fair sa suppliers, sa partners, sa mga employees, sa staff, sa team members namin, and of course, sa customers. We want to give the best value para sa kanilang lahat. And yung isa pa is keep on reading, keep on learning. Kasi yung isa rin sa maniniwala ko is talaga is continuous improvement. Eh. Yun yung lagi sinasabi sa amin, you should always strive to be better every day. And of course, learn from others' mistakes and emulate and study naman dun sa mga naging successful. Guiding principles namin, how we run, not only the business, of course, yung everyday life namin. I think what's next for us now that we already built a solid team behind Zarks and we developed the good system how to run a restaurant and now we have our own commissary na makapag-supply na mas marami pang branches. I think it's now the right time to take the Zarks brand to the next level and it's now the right time to offer Zarks for franchising and build more concepts pa. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Zarks Burgers. After all these years, hindi kayo nagsasawa and
patuloy na dumadami yung branches namin, patuloy nyo pa rin tinatangkilik. No, from the bottom of my heart, from the Zarks family, from our team, maraming salamat po.